Okay, una sa lahat, magandang umaga sa iyo, Gerard understands. Nandito ko ngayon para sa sinasabi dito sa resume mo na single ka. Pwede mo ba sabihin sa akin kung bakit? Yun lang ba? Okay. Sinasabi rin dito sa documents mo na gumawa ka mismo ng sarili mong kumpanya. Tama yan. Saan mo ba nakuha itong mga idea na ito? Kung matatandaan ko, nakuha ko yung idea para sa aking kumpanya nung nasa high school pa lang ako. May ginawa kaming aktibidad sa ICT namin. Kakatawa kasi yung idea para sa kumpanya kong Pineapple Incorporated, nagsimula lang siya bilang biro. Tapos, hindi ko siya inakalaan na magiging ganito kalaki at kalago itong naisip naming ideya. Ha? Ha? Hakdog! Siyempre, dahil napakalaki at napakasagan ng iyong kumpanya, siguro, ikaw ang pinakamadali sa klase niyo dati. Hindi rin eh. Sa totoo lang nga, ang bababa ng grades ko. At wala akong pakialam sa pag-aaral ko dati. Ginagawa ko lang kung anong gusto ko, ganun. Pero lahat yung nagbago nung may nakilala akong special sa akin. Shota mo? Hindi. Barkada ko lang. Nagkakilala kami nung high school pa lamang kami. Okay. Itago na lang natin siya sa pangalan na Martin. Siya yung tumulong sa akin nung walang ibang tumutulong sa akin. At siya rin yung rason kaya ganito ako ngayon. Siguro kung wala siya, wala rin nakakakilala sa akin eh. At kaya kong sabihin na kung wala siya, siguro wala na rin ako sa mundo. Magsimula tayo nung ako'y nasa high school pa lamang. Si Duterte. Sige pre, uuwi na ako. Sige pre. Ito si Martin. Matalino, laging nakakapasa, laging top 1. With honors, pero nga lang, walang masyadong kaibigan. Pre, pakitaan mo ako ng varsity walk. Sige, ganito yun, ha? Oh my God! Oh, Kirby! Pre, alam mo ba kanina, nakaawa ko ng malaking bola? Anong klaseng bola? Ito naman ako. Bobo! Huwag na yan, kain na lang tayo. Sige, kaso naiwan mo pera ko eh. Paano kaya yun? Uy, si Jeremy, oh. Tara, kutaw ka natin. Taka! Hoy! Jeremy! Gutom na ako! Bigyan mo ng pera! Bigyan ka na! Sumasagot ka na ha! Halik ka dito! Mag-uusap tayo! Uy! Huwag niyo na siyang kutuman! Ang problema mo? Ako na lang magbibigay sa inyo! Sige na, umalis na! Ako yun na lang natitira sa akin! Sige! Alis na! Tara! Kaya na tayo!
Tapos pre, pagkatapos nyo, gusto niya nang tapusin. Pero ayokong tapusin, pre. Ayokong matapos. Magandang umaga, bro! Magandang umaga, mga kamaral! Upo. Okay. Magandang umaga, grade 8 in modo. Kakakuha ko pa lang ng iyong mga marka at sasabihin ko na ngayon. Okay. Ang tapon natin ay si Gerard! Oh! Tapon ako, pre! Ay, Swan! Tapon ako! Huwag ka maingay! Upo! Ay. Tapon natin ay si Martin. Ngayon, pinakamababa sa atin, at sa tingin ko alam naman natin lahat. Pinakamababa, si Gerard. Woo! Gerard. Oh, bobo! Martin? Hoy, Martin! Oh, Gerard! Anong ginagawa mo dito? May kailangan ka ba? Hindi kasi ako naiintindihan kanina sa lesson ni Ma'am Brody. Pwede mo ba akong tulungan? Pasensya na, Gerard. Time na kasi. Sige, umauna na ako. Uy, hintay na. Uy, naiwan mo! Wala na siya. Uy, di ba kay Gerard Martin yan? Oh, bakit? Hala! Kailangan yata yan bukas. Para sa akin yung Chris B. Hala! Saan ba siya nakatira? Sa tingin ko, sa magsaysay ata siya. Ah, sa magsaysay? Oh. Ah, malapit lang ako doon. Bibigay ko na sa kanya. Ah, sige. Sige. Alis na ako. Di ba kaya yun? Ba't ka nandito? Kasi malapit lang naman yung bahay namin. Naiwan mo to sa paaralan, naisipan kong ibalik na sa'yo. Sige, salamat. Alis na ako, ha? Sige. Sige, ingat. Sige. At yun ang buhay ni Socrates. Ngayon, bumigay nga sa akin ng isang katotohanan tungkol kay Socrates. Ikaw, Jenner! Si Plato ay naging estudyante niya? Yeah, we know that. Oh! Well, ikaw! Ba't ka naka-short? Batas ako eh! Batas ka? Sumama ka nga sa akin. Gerard? Yung sinasabi ko mo nga pala na hindi mo naiintindihan. Pwede ka naman sa amin sumama sa rooftop doon sa pinuntahan mo noon ng paghatid sa akin ng papel. Salamat nga pala doon. Mag-group study tayo doon. Sige, sumama ka ha. Sige, kailan? Basta sabihan na lang kita. Sige. Sama ko. Pasensya. Sorry. Dahil late na tayo, magsisimula na agad ang examination. Pass the test paper. Uy kayo! Ba't kayo naka-short? At ikaw! Wala kang polo! Kanayin ang bubuso ko na. Sumamangan kayo sa akin. Bayan! Baka nang bisis niya yan.
Oh, Gerard, tapos ka na agad? Oo, pre. Sisil lang yung exam sa akin dahil sa'yo eh. Salamat sa lahat ng iyong tulong. Ah, sige, sige, sige. Sige, pre. Tapos na rin ako. Sige. Kinabukasan, dumating na ang resulta ng aming exam. Magandang umaga, graduated Nodo. Nakuha ko na ang iyong pangalawang marka. At lahat nakapasa. Maliban kay Gerard. Oh, bakit? Oh! Ay! Ba't ka naka-short na? Nagkating po. Sumama ka nga sa akin, ha? Okay. Hoy, bata ka! Hoy, bata ako! Ba't na naman ako bumaksak? Pangalawang beses na yan, ha? Pag bumaksak pa ako isang beses, di mo napapangalan. Magandang hapon po, ganun ang understand. Bilang matapat na kaibigan ng inyong anak, nakikita ko pong sineseryoso niya ang pag-aaral niya ngayon. Bigyan niya na lang po siya ng konting pagkakataon at makakapasa na po siya sa sunod na markahan. Kung totoo ang iyong mga sinasabi, wala akong magagawa dyan, kundi ipagpatuloy ang ganyang pag-aaral. Maraming salamat din sa iyong mga sinabi. Kahit na naiinis ako sa batang yun, gusto ko pa rin siya makapagtapos ng pag-aaral. Agawin ko ang lahat para sa anak ko, Martin. Maraming salamat sa iyong pagtulong sa kanya at pagsuporta mo. Maasahan niyo po ako, bino-understand? Ha? At siya nga pala, hayaan niyo na po, ako na po ang maghatid ng magandang balita sa inyong anak. Paalam po. Sabi ko sa sarili ko, kahit nasan man siya, kahit di na kami magkikita, siya pa rin ang bayani ng buhay ko. Good thing. Thank you.
Uy, ang galing!